Punta naman natin ay isang couple na hindi lang partners in life, business partners din. Alamin natin kung paano sila nag-grow bilang kasabay ng kanilang perfume business. Dito lang yan sa Negosyo Tayo! Sabi nga nila, if you smell good, you feel good. Kapag mabango ka, magiging positibo rin ang pananaw sa'yo ng iba. Dahil dyan, isang perfume business ang itatampok namin ngayon upang alamin ang kanilang sikreto sa successful na negosyo. How did you guys start? Kasama ko ng nanay ko nung maliit pa ako. Tapos yun, kung ano-ano binibenta namin hanggat na-adapt ko nung nagtatrabaho ko sa kilalang mall. Way back 2015, nag-decide na kami na mag-settle na talaga dun sa business. Actually, Miss Diane, ano po siya, walang assurance. Gusto kumbaga, gusto namin mag-take ng risk kasi nakikita namin yung demand talaga ng product na binubuo namin. Nag-start ako ng 100,000 pesos, yun yung resignation fee ko at ano. What are the lessons that you have learned for those, you know, building the business? Dapat hindi natin ini-entertain yung emotion and takot natin. Kasi yung takot, yun yung mga nagiging hadlang para sa pangarap natin. Kasi lagi naman tayo, di ba po, pag nagsisimula tayo, hindi naman natin alam kung saan to pupunta, kung paano ba yung magiging bunga neto. Pag napagod, pahinga lang, tapos laban ulit. There's so many, many competitors out there in the market. So what do you do? What do you guys do, you know? Ang edge lang talaga ngayon is quality, mm-hmm, and then assortment. Sobrang daming wide variety ng perfume. Proud kong sasabihin na FDA approved, mm-hmm, and meron po kaming sariling manufacturing plant. You manufacture your own products, your own brand. That's why it's nice to know that they're also giving a lot of job opportunities to the Filipino people. Meron po kaming dalawang ino-offer. Yung mga gusto pong mag-business ng magkaroon ng sariling brand, so open po kami for manufacturing ng gusto nilang quality na kaya po naming ibigay sa market. Any business tips, Ryan? Sa business naman talaga, kasi walang madali. Dapat lagi kang hands-on sa negosyong ginagawa mo, sasama mo ng puso. Saka never kang makakalimot sa taas na humingi lagi. Lagi nating nakaapak yung mga paa, saan man po tayong makarating. Kasi kahit ano pa naman po yung maabot natin, laging Diyos po. Sa Diyos po yun nang galing, hindi sa atin. So, isa tayo sa nagiging instrumento lang para makapag-share po ng blessing na meron po tayo. Ang ganda ng storya ninyo. Pero eto, bakit ba kailangan magnegosyo ng bawat mamamayang Pilipino? Kasi alam naman natin na di naman po sa pagdi-discriminate sa mga employee. Kasi saludo po ako sa kanila. Dapat meron tayong extra job. Kasi isa to sa makakapag-survive po sa mga pangangailangan natin sa buhay. Get more by giving more. Ibigay mo ang lahat ng makakaya mo sa iyong negosyo para mas marami rin ang makukuha mo in the future. Yan po ang aral na ibinahagi sa atin ni na Angel Asioche and Ryan Gallardo. Tuloy-tuloy pa rin ang paghahanap namin ng inspiring business stories at business tips na maibabahagi namin sa inyo next episode, mga kanegosyo. Kaya naman, tara! Negosyo tayo!